Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa amin pong mga kabarangay Jesmo. Narito po ang lahat ngayong umaga upang saksihan po at inyong matunghayan ang pag-uulat po ng ating mga sangguniang barangay officials para sa ikalawang semester ng taong 2020. Sisimulan po natin ang barangay assembly sa isa pong panalangin. Ito po ay susundan ng ating pambansang awit. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Hallelujah.
Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng isang magandang araw sa mga kasama ko po sa Sangguniang Barangay at sa buong barangay mismo po. Ako po si SK Dexter Matampale. Ang pag-uulat po ng Sangguniang Kabataan ay ang magsisimula po tayo sa pamamagitan po ng resolusyong ipinasa sa ng SK Federation ng buong Kabuyao. Kasama po si SK Federation President Micaela Kaunin at ang lahat po ng SK Council sa buong Kabuyao. Sa pamamagitan po ng resolusyong ito ay ipinababatid po sa buong Kabuyao ang mahigpit na pagpapatugtog ng video oke, radio at stereo sa dahil po sa mga estudyante na nag-aaral po online. Ito po ay tatagal ng buong isang taon sa pamamagitan po ng online classes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Ayun po, at para naman po sa education, sa walang sawang pagtugon ng Sangguniang Barangay at ng Sangguniang Kabataan sa school, nagbigay po ang SK at Sangguniang Barangay na RISA machine na talagang nagagamit naman ng ating mga high school at ng elementarya. At sa pamamagitan din ng pagbibigay ng mga storage box na nagagamit sa pagbibigay ng kanilang mga module. Ayan po. At ang SK din po ay talagang nakikipagtulungan sa pagbabahagi ng mga modules, lalong-lalo na po sa mga taga Sitio Ilaya, Pinaglayo, Pinagtagpo, Ibayo, na talagang medyo mahirap makapunta ng school. Talaga po kami po ay nagbabahay-bahay or napunta ng kanilang sitio para ihatid ang mga modules na magagamit nila sa buong kanilang pasukan. At ang IELTS Scholarship Program para sa libreng pag-aaral, ito po ay nakipagtulungan sa SK para magbigay ng libreng pag-aaral sa mga estudyante sa senior high school at college. At meron po tayong mga estudyante na kakapag-aral ng libre para sa IELTS Scholarship. Ayun po, para naman po sa
mga upcoming projects po ng SK ay ang pagbabahagi po ng modules at school supplies ng daycare. Ayon po ay hiniling po sa atin ng daycare worker na si Ma'am Maricel. Talaga pong tutugunan po ito sa pamamagitan po ng SK at ng Sangguniang Barangay. At ang pagbabahagi naman po ng allowance para sa senior high school at college student ng ating barangay ay tutugunan din po. Siguro po, ito po yung ipinaplano pa po namin kung paano po ang gagawin. Pero ano po, talagang mabibigyan po ang senior high school at college. At yun lamang po at maraming salamat po. Isang magandang pinagpalang araw po sa ating lahat at sa aking mga konsehales dito po na namumuno sa ating barangay at kay SK, kay Secretary, kay Treasurer at kay Admin. Isang magandang araw po sa inyo lahat at sa ating mga kabarangay na walang sawang sumusuporta sa ating mga programa dito sa ating Barangay Dismo. Binabati ko po ng isang magandang araw. Kasama na rin po ang ating mahal na patron na si St. Felix na nagbibigay po ng liwanag at kaayusan para sa kaisipan ng ating mga mamamayan ng Barangay Dismo. Nandito po tayo para iulat po natin ang second Barangay Assembly for the month of October na ginagawa po natin tuwing October po na iminamandato po ng DILG para po iulat ang lahat ng mga nagawang proyekto ng ating barangay sa ating kabarangay Dismo. Unang-una po, unahin ko pong iulat sa inyo ang peace and order po na pinamumunuan po ng committee na si Konsehal Moises Hilaga. Siya po ang committee ng peace and order. Meron po tayo sa peace and order po, meron po tayong SIPAG programa for surrenderies. Iyan po ay ginanap natin na para makatulong sa mga surrenderies na ang katulong po natin ay ating mga kapulisan, sampu po ng Sanggunian, na para po ang kanilang mga pangalan at mga record ay ating maiklin sa PIDEA at sa mga kapulisan. Ang mga tao naman po ng mga surrenderies ay willing naman po laging umaattend para sa kanilang kapakanan po at sa kaligtasan din ng kanilang mga nagbagong buhay na. Gaya po ng mga dati po ay mga nagda-drugs po, ngayon po may magandang trabaho na kaya willing po sila makipagkaisa para po sa mga surrenderies na ginaganap po natin dito sa ating barangay. Ikalwa po na ating sa peace and order ay ang curfew update po. Ang curfew po natin ay 8 to 5 pa rin po, 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, ayon pa rin po sa mandato ng DILG na lagi po akong natawag sa kanya at walang sawa naman po akong laging nakikiusap na sana'y madagdagan po ang ating curfew. Ang inihano sa akin ng DILG na sana sumunod muna tayo para po sa kanilang protocol at manggagaling po ang order po sa Sangguniang Panlunsod na magbabago po ng batas ng ating curfew. Kaya po sa ating mga kabarangay, nananawagan po ako, ang ating pong curfew ay 8 to 5 pa po para po sa kaalaman po ng lahat ayon po sa DILG. Meron din po tayong one-week emission na ginanap po natin dito. Ayon pa rin po sa under po ng peace and order. Nagpa-meeting po ang mga kapulisan para sa mga kababaihan dito po sa ating barangay at nag-training po ng barangay Tanod at ang ibang mga ating mga barangay kasama po ang ating mga kapulisan. Nagtalaga po sa kababaihan po, nagtalaga ng cluster leader po bawat purok dito sa ating barangay na para po madaling makapag-ugnayan ang ating peace and order para sa po sa kaligtasan ng ating mga kabarangay. Ang mga nakuha naman po ay nagpapasalamat ako at nakikiisa rin po ang ating mga nakuha cluster leader na dito po ay sila ay nakarecord na po at ibinigay na po namin ang mga pangalan sa mga kapulisan. Yun po ang update ng peace and order.
Nagpapasalamat po ako sa aking mga barangay tanod na walang sawang tumutulong sa kahit ang ating panahon ay may pandemic, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagsiservisyo at walang sawang nakipag-ugnayan sa ating head po ng Peace and Order na committee na si Moises Hilaga. Meron po rin, isa rin po ako sa ating committee na livelihood po na pinangungunahan po ng committee chairman na si Toto Colvinar, ang ating pong konsihal na namumuno po sa livelihood. Sa lahat po na nagtitinda at namimili, sana po ugaliin natin ang pagsusuot ng face mask at pagsusuot po ng face shield dito sa ating pamilihan. At iyan po naman ay nakikipagtulungan ang ating mga barangay tanod, paninita, para sa kaligtasan po ng bawat lahat. Ang ating pong livelihood sa ngayon po ay maganda ang nagiging resulta ng bayarin po, ng binabayad po ng mga nagtitinda sa ating barangay dahil po sa dumaan pang pandemic, nabawasan po sila ng 3 buwan na pagbabayad para po makapagpatuloy pa ang kanilang pagtitinda at madagdagan pa na ang kanilang mga puhunan. Bilang isang committee, si Konsehal Toto ay walang sawa pong pinapasyalan ang livelihood stall para po mapagsabihan ang mga tao, lalong-lalo na yung mga nagdadaan sa mga nagpa-parking po sa harapan ng livelihood at sa kalinisan po ng karsada mula dito sa may barangay hall hanggang doon sa may dulo ng mangga na pinag-aalohan po ng livelihood na siyang pinagkikitaan ng ating mga kabarangay na nagtitinda dito sa ating lugar. Muli po, nananawagan po ang buong sanggunian sa pamumuno po ng inyong kapitan at ang ating SK na sana po sa lahat na nagtitinda sa livelihood, panatilihin po natin ang kalinisan at kagandahan dyan po sa ating mga harapan ng mga tindahan. Huwag po natin pababayaan na ang ating mga tindahan at harapan ay napakadumi. Dahil po, iyan po ang nakakapangakit at dahil buka na, maraming namimili, kailangan po talaga laging malinis ang inyong kapaligiran. Ang sumunod po ay ang ating committee ng paggawain sa pamumuno po ng committee chairman na si Konsehal Bibo Delpin. Isa pong taga-sityo St. Felix. Pero nasasakupan po ng ating barangay mismo. Unang-una po na ipagawa ng ating paggawain po ay ang paglalagay po ng kuryente sa pinagtagpo at pinaglayo. Hanggang sa kasalukuyan po ay marami pa po ang nag-a-apply ng kuryente na para po sa kanilang ilaw na gagamitin para sa darating na kapaskuhan at sana bago magpasko matalagyan na sila ng kuryente at para ang Pasko nila ay maliwanag. Nakapaglagay din po ng simento sa bawat eskinita sa sityo pinaglayo. Sa pamumuno po ng inyong kapitan mula rin po kay Konsehal Bibo at sanggunian, nakapanghingi po tayo kay Attorney Lip ng simento na para lahat ng sityo ay malagyan ng karsada na maayos para sa mga bata na nadaan at hindi maputikan ang kanilang mga paa. Maraming salamat po, Mayor Mel Hecolea and Attorney Lip at buong sanggunian ninyo. At wala po kayong sawa na tumulong sa aming mga paggawain po sa ating barangay. Ngayon po, meron din po tayong isinasagawang malasakit center po. Yan po ay mag-uumpisa ngayon pong November. Nakabili din po tayo ng mga kagamitan na gagamitin po sa ating malasakit center sa sityo pinaglayo. Iintay na lang po natin na maayos yung karsada kasi po hindi nila may deliver ang mga gamit at hindi po mapasok ng sasakyan sa pag-aayos po ng kanal na ginagawa po ng Margaret na para maging maayos ang daluyan ng tubig nila
sa kanilang lugar, sa lugar ng pinaglayo. Marami pong programa na gagawin ang sanggunian dito po sa sityo pinaglayo at pinagtagpo. Gaya po ng programang poso sa sityo pinagtagpo. Iyan po ay sa dulo, malapit po sa tabing expressway. Sa awa po ng buong sanggunian, nagpasa po kami ng kaunting budget para malagyan sila ng poso para sa pag-igib nila ng daluyang tubig na malinis na maiinom nila na hindi na sila tatawid pa ng ilog. Iniintay lang po natin na ilabas yung ira na gagamitin po ngayong November, na gagamitin pong pambayad po sa gumagawa ng poso. Sa lahat po ng pinaglayo at pinagtagpo, asahan po ninyo ang tulong ng aming sanggunian sa pamumuno po ng inyong kapitan at ang SK ay taus-pusong tutulong lagi sa inyong dalawang sityo, pati na po ang sityo Pitunggatan. Iyan po ay hindi natin masyadong matutukan dahil alam po naman natin ang sityo Pitunggatan ay tatlong ahensya ang nag-aagaw-agawan sa kanilang lugar. Pero patuloy pa rin po ang daloy ng tulong na binibigay natin sa sityo Pitunggatan. Kaya po humihingi kami ng paumanhin sa Pitunggatan po na mag-intay-intay lang po tayo, matapos lang po ang kaso ng bawat isa. May programa po ang sanggunian na maihingi kayo ng pang-permanenteng tirahan at permanenteng daanan sa inyong lugar. Hindi po tumitigil ang sanggunian sa pag-asikaso po ng inyong mga dokumento. At sa ating pong panlimang committee, sa pamumuno po ni Consialas Hussein Malabo Man, ay liliwanag ang inyong buhay. Unang-una po, nagpapasalamat ako kay Ma'am Mandigma, principal po ng high school, at kay Ma'am Pachika po, principal po ng elementary school, na walang sawa po na tumutulong at gumagabay dito po sa mga estudyante na nasasakupan po ng Barangay Dismo. Isang malaking karangalan po ng sangguniang barangay at ang aming nasasakupan, ang inyong tulong na ginagawa sa aming mga estudyante, sa aking mga pakabarangay. At sa lahat po ng teachers na walang sawa po kahit malayo ang aming lugar, ay nagtitiis po na magturo dito sa aming nasasakupan, ay maraming salamat po. At sa araw-araw po kahit pandemic, ay walang sawa kayong nagtuturo po dito sa estudyante po ng ating Barangay Dismo. At sa mga magulang po ng ating kabarangay Dismo, nakikiusap po at nakikiusuyo ang lahat, pati ng teacher, pati na ang principal, na sana lawakan po ang pangunawa at turuan ang mga anak na makapag-aral ng maayos sa kanilang tirahan. Dahil po ang ating ginagawang pag-aaral ay dumadaan po sa modules. Muli po, nananawagan po ang lahat na ang mga magulang ay makipagkaisa sa ikagaganda po at ikaunlad na kaisipan ng mga bata ng ating nasasakupan dito po sa ating Barangay Dismo. Unang-una po rin po na nakabili po tayo ng griso machine na napapagamit po, pinagagamit po natin sa ating elementary, high school, daycare, dito po sa ating barangay. Sila po ang priority na gumamit po ng riso machine na para po gagamitin sa kanilang paggawa ng modules. Kaya po, ang sanggunian ay agad-agad na nag-purchase po ng riso machine para rin po sa estudyante po ng Barangay Dismo sa pamumuno po ng dalawang principal, ni Ma'am Pachika at ni Ma'am Mandigma. Maraming salamat po muli sa inyong dalawang principal at sa mga guro na walang sawang tumutulong sa aming mga
estudyante ng barangay mismo. Tayo rin po sa pangungulo po ni Konsehal Susein na walang sawang tumutulong sa ating mga sa edukasyon. Ang Teachers Day po nung nagdaan ay nakapagbigay din po tayo. Pagpasensya na po kahit konting ayuda ay naabutan natin ng konting pampalubag loob para po sa kanilang kahirapan sa ginagawa nilang araw-araw na pagpunta sa ating barangay sa paggagawa ng unang modules. Kaya po, kahit late na, happy Teacher's Day po. Pagpasensya niyo po ang nakayanan ng sanggunian, pero mas maganda po yan kaysa mga bulaklak-pulaan. Sa kukakulitan po ng ating committee po ng education na si Gonzales Hussein, dalawang beses po sa isang linggo kung mag-disinfectant ang ating utility na para po kung sino mang nakapasok sa ating barangay at paaralan ay agad-agad sinasabihan agad ni Konsehal Susein na nagre-request na magpa-disinfectant po. Isinasama po natin ang buong kapaligiran, lalo na rin po ang ating simbahan. At higit sa lahat, yung ating paaralan. Yan po ay laging ipinaalala sa amin ng aming mahal na Konsehal Susein Malabo man. Iyan lo po ang lagi niyang sinasabi, dapat laging kaligtasan ang inuuna ng mga kabataan. Sa pagdi-distribution po ng modules, nagpapasalamat po kami lagi na lang tuwing Biyernes, nagbibigay po ng modules kasama po ang ating mga PTA, kasama po si SK na walang sawa na kahit po kainitan na ulan, hindi sila tumitigil, madalalaan po ang pinag-aaralan ng mga bata sa kanilang tirahan. Kaya po sa mga magulang, ang malasakit po ng sanggunian ay laging ipinaaalala sa inyong lahat. Kaya turuan po natin ang ating mga anak na mawasdo at matuto ng magandang para sa kanilang magandang kinabukasan. Nakapagbigay din po tayo ng supplies para sa modules, gaya po ng lagayan na tinatawag na Megabox. Yan po ay nabigyan natin para po sa seguridad at hindi mawawala ang kanilang mga sinagutan na modules na silang siyang pinag-iimbakan po ng kanilang dinidistribute sa bahay-bahay ng ating PTA kasama po si SK. Kaya po, sa edukasyon po, ay napakalaking bagay po nang naitutulong sa atin ni Konsehal Susein para po maprotektahan natin ang mga kabataan at mga makapag-aral ng maayos ang ating mga batang nag-aaral sa Dismo. Nakapag-request din po tayo ng handwashing sa elementary at high school sa pag-request po natin sa kabwag, maraming salamat sa namumuno ng kabwag. At dito sa elementary, nakapaglagay din po sila ng handwashing para po sa mga napasok ay madi-disinfect muna ang kanilang mga kamay. At as a scholarship po, na programa po ang tuloy-tuloy na binuo ng sanggunian na para po sa kabataan, iyan po ay walang sawang ibibigay namin sa inyo. Sa pamumuno po ng ating SK, ay iyan po ay magkakaroon ng kasatuparan. Gaya po na sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga konsehal ngayon ay active po sa kanilang mga committee. Gaya po ni Konsehal Susein, lahat ay ibibigay natin para po sa kagandahan ng pag-aaral ng ating mga kabataan dito sa Dismo. Muli po, nagpapasalamat kami kay sa dalawang principal. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Ang ika-anim po nating committee ay held sa pamumuno po ni Konsehal Abigail Llanto. Gaya po ng ating committee na pinamumunuan po ni Konsehal Abigail, tayo po ay nagpatayo ng extension clinic sa Pinaglayo. Iyan po ang tinatawag nating Malasakit Center na
i-start po sa Sabado, sa November po. Tayo po ay nakakapag-deliver ng gamot dito po at nakakapag-supply dito po sa ating mga kabarangay. Yan po ay sa pamuno ng ating committee na si Ma'am, si Konsehala Vicky. Lagi niyan chine-check ang mga gamot. Kung ano ang kulang, kung ano ang o-orderin, siya po ang nangangasiwa sa mga pino-order namin gamot every quarter po. Sa mga taga-center po, sa pamumuno po ni Ate Lot, Ate Panya, Marimpeli, sa lahat po ng ano ng center at kay Ma'am GL, maraming maraming salamat po dahil walang sawa na pagpunta mo rito sa amin at nakakatulong para maging isang kabahagi na rin po dito sa aming barangay. At ang ating mga taga-center na empleyado ay walang sawa nakikipag-ugnayan po sa ating pamunuan, sa pamumuno po ni Konsehala Henyang. Kaya, at Konsehala Vicky po. Sorry po, sorry. At kay Konsehala Vicky po bang committee yun. Muli po, pinananawagan po ng center ang pagsusuot po ng face mask sa ating buong kabarangay na sana huwag tayong magsasawa na sumunod sa protocol po na ginagawa ng ating gobyerno na ibinababa naman sa ating barangay. At tayo po ay nagbigay ng turok sa polio vaccine po na andyan po si Konsehala Vicky, siyang nangunguna para makipag-coordinate sa ating mga empleyado ng ating center kasama po si Ma'am GL. Nagbigay din po ng flu vaccine para sa senior na para po ang ating mga senior ay hindi na magkaroon ng ubo na tinatawag na ang sabi ay vaccine daw po sa mga ubo. Ngayon po ang ating case po ng COVID free, ng COVID ay free. Zero case na po tayo ngayon. Pero noong daang ilang buwan po, ang case po ng ating COVID ay 34. Naka-recover po ang ating barangay sa ngayon po ay zero na. Muli po, nananawagan po ang buong sanggunian at sa ating pasalamat tayo sa pagpong may kapal na ang ating barangay ay hindi masyadong natamaan dahil po sa sisipag ng mga namumuno, lalong-lalo po kay Konsehal Vicky na laging nakipag-coordinate sa ating center para po mabigyan at nalunasan ang mga COVID na nadadalhan ng mga relief, nababantayan po, nabibigyan po natin ang ayuda. Sa ganun po, ngayon po ay zero case na po tayo ng COVID. Kaya po, muling nananawagan ang sanggunian na panatilihin ang ating kaligtasan. Lagi po tayong lumabas, pag lumabas ay laging naka-face mask. Huwag po tayong maniniwala sa iba na hindi naniniwala sa COVID. Kasi po, ay napakahalaga po ng buhay. Huwag po natin pababayaan. Kasi po, ang sanggunian ay hindi sumasawa. Hindi po tumitigil para lang po masug po ang epidemya ng COVID dito sa ating barangay. Ngayon po ay nasa ikapitong committee po tayo na pamumuno po ni Konsehala Flor Limpin na Senior Citizen and PWD. May programa po ang sanggunian sa pamumuno po ni Konsehala Flor Limpin na pagbibigay ng gift sa mga senior citizen. At sa mga senior citizen po na dito po sa ating barangay, bumabati po kami sa inyo sa mga nagdaan may birthday. Sa lahat po na mag-by birthday, happy birthday. Hinihiling po namin sa inyo, pangalagaan po ninyo ang inyong pangangatawan. At hangad din po namin ang inyong mga kaligtasan bilang isang
mamamayan po ng ating barangay dismo. Sana po panatilihin nating malakas ang ating pangangatawan, lalong-lalo na po yung medyo may edad na na senior citizen. Kasi po, maraming programa na sinusulong po si Kunsehala Flor para po sa inyo, na kung saan ang makikinabang ay ang mga senior citizen dito sa ating barangay. May programa po ang ating mahal na mayor na nagbigay din po ng birthday gift mula nung January hanggang June. Nagbigay po si Mayor Mel Hecolea ng 1,000. Nagbigay din po ang ating barangay na bawat isang senior citizen ay nakakapagbigay din po ng 800 pesos individual po sa may birthday dito po sa ating barangay ng Dismo. Yan po ay sa pagtutulong-tulong ng ating mga kunsihal. Sampo po ng inyong kapitan ay ipinagtibay po namin na kami mag-ambaga para sa inyong magandang birthday na igigip namin sa inyo. Ang senior citizen po at PWD po ay may total pong 215. Kaya po ang senior citizen at PWD po magkasama po yan sa budget na ginagalawan po natin na 1% po na budget para po sa kanila. Huwag po kayong mag-alala na senior citizen, kung hindi man po tayo nakalabas ngayon dahil po sa nagdaang pandemic na dati po ginagawa natin, inilalabas po namin kayo, may lakbay aral para po sa ating mga kasiyahan, ng ating mga senior, dahil lahat naman po tayo, kagustuhan po natin na mabigyan ng magandang kinabukasan ng senior citizen at sila po ay maging masayahin naman po. Yung 1% po ay huwag kayong mag-alala, iyan po ay nakalaan para sa inyo at sa PWD. Iyan po ay gagamitin natin sa inyo na siguro ngayong Christmas ay maibigay namin sa inyo yung mga kahilingan nyo para po hindi naman po nakakaawa ang Christmas ng ating senior citizen. Si Kunsehala Flor po ay may sinusulong din na regalo po individual sa mga senior citizen na inaayunan po ng buong sanggunian na kayo ay mabigyan din ng regalo sa darating pong Kapaskuhan. Muli po, panatilihin po natin sa lahat po ng senior citizen na maging malakas ang ating pangangatawan. Sa kakulitan po ng ating Kunsehala Flor ay lagi pong tinutugunan lahat ng inyong pangangailangan. Kay Nanay Del po, sa bubuo po ng opisyalis po ng senior citizen, huwag po kayo mag-alala. Yung nakalaan pong pondo para po sa inyo, ay gagamitin po namin yon para din sa inyo, kasama po ang PWD. Ang barangay, isa pa po nating ano, ay ang barangay and city ordinance po na may pinasa po ang sanggunian. Kasama po ang city ordinance, yung ordinance po na pagtatali po ng aso. At pagtatalaga po yung sa video, okay, nananawagan po ang sanggunian, kasama na po ang city ordinance na bawal mula Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. to 5 p.m. ang paggamit po ng video, okay, sa kadahilanan po na ang ating mag-aaral na naka-online ay hindi maabala. Sana naman po dito sa ating mga kapitbahay na mahilig mag-video, okay, na hindi na po natin pinipigil ang kanilang kasiyahan, sana po naman sumunod tayo sa ordinansa ng Kabuyaw para po din naman ang makikinabang ay ang ating mag-aaral ng barangay dismo. Updated ko lang pong project ngayon pong darating na susunod na taon po. Kasama po ang sanggunian, kasama po si SK, na kung saan makikinabang ay ang pong barangay dismo. Renovation po ng gym, galing po kay Kongsel Kong Ruth po. Siya po ang nangako sa atin dito na iparerenovate natin itong gym ng ating barangay. Meron din po tayong renovation of barangay hall. Dapat po yan inuumpisa na, maliban lang po sa nagdaang pandemic,
Kaya po hindi tayo naka-start ng paggagawa dito. Ang sanggunian po ay may Christmas event po na binubuo para po sa ating mga kabarangay. Abangan po natin ang anunsyo ni Iris Fontanilla kung anong event po ang gagawin natin dito sa Christmas party dito sa ating barangay. Muli po, nagpapasalamat kami kay Mayor Mel Hecolea, kay Vice Lip Opinya, kay Boss Mike Kalinga, kay Boss Rudy Derez, at sa bumubo ng sangguniang panlunsod, sa lahat po na tumutulong sa amin sa Abuyang, maraming maraming salamat po sa support ang binibigay mo sa amin dito sa aming barangay Dismo, na kung saan ang nakikinabang po ay ang mamamayan ng barangay Dismo. Kay Kong Ruth po, maraming maraming salamat din po kay Gobramil Hernandez po. Isang malaking karangalan po namin na kami ay inyong mapasyalan dito, at nung nakita nyo ang aming sitwasyon ay agad-agad nyo pinatalhan kami ng magandang programa. Kay Vice Gob Karen Agapay po, maraming maraming din salamat po. At sa ating Attorney Ben, dito po sa Office of the Vice Mayor, kay Ma'am Michelle po na DILG, na siyang bumubuo po ng haligi po ng DILG dito sa ating Kabuyaw. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sana po huwag kayong sasawang tumulong at maging malasakit sa aming barangay ang kung saan ang makikinabang ay lahat ng taga rito. Nananawagan muli po ako sa ating mga kabarangay. Muling tulong-tulong, sama-sama, mga kabarangay, para po sa kaligtasan at kaayusan at kagandahan at na maayos na barangay. Isang pinagpalang magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong may kapal. Pagising sa umaga'y tinig mo ang paboritong inig. Di naman siguro to isang panaginip. Pinagdarasal parati, kaligtasan mo't mapawi. Ang lungkot sa iyong mata di na luha pang muli. Panahon may nagtitilim, liwanag ay sisikatin. Sabay nating haharapin. Takot sa puso'y alisin, lahat ng to'y lilipas din. Walang pagsubok na di kakanyanin. Ibig ko lang ibahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin. Lahat ng to'y lilipas din. Walang pagsubok na di kakanyan.